tagumpay si Gia De Guzman sa last game ng preliminaries habang tumamlay naman ang performance ni Jaja Santiago sa 21st win ng JT Marvelous. Gia De Guzman at Denso on a winning note sa last game. Jaja Santiago worst game. JT Marvelous one win away na lang para sa elimination sweep. Pero bago yun mga Kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Papasok ang koponan ni Gia De Guzman na Denso Iribis sa quarterfinals ng Japan V-League with a win matapos maipanalo ang kanilang huling assignment sa eliminations. Bagamat matagal nang pasok sa quarterfinals, hindi nagpakakampante ang Iribis matapos durugi ng PFU Blue Cats 28-26, 25-19 at 25-18. Hindi umubra ang bagsik ni Melissa Valdez laban sa main gunner ng Denso Iribis na si Rosa Maria Montebeler. Top scorer muli si Rosa Maria na may halos isang set na 23 points in just 3 sets laban sa 14 puntos ni Valdez. Sa kanilang dalawa nga lang halos umikot ang buong game pero mas magandang support ang nakuha ni Rosa Maria mula sa Denso teammates. Abante ang Denso sa blocking at attacking habang tabla naman ang service. Ipinasok si Gia De Guzman sa set 1 at set 2. Dahil sa panalo, secured na ng Denso Iribis ang 5th spot ng standings with 12 wins and 10 losses. Makakalaban nila ang rank 4 at former team ni Jaja Santiago na Agamedics sa quarterfinals. Kailangan nga nila itong maipanalo para makapasok naman ng semifinals. Sa quarterfinals, maghaharap din ang rank 3 laban sa number 6 na Toyota. Malalaman pa sa last preliminary games ngayong Linggo kung sino ang number 2 at number 3 sa pagitan ng Hisamitsu at NEC. Waiting pa sa semifinals ang number 2 team at ang still undefeated number 1 na JT Marvelous. Speaking of, nakuha na nga ng JT Marvelous ang ika-21st win nila this season. At waiting na nga lang sa huling match ng elimination ngayong Linggo para kompletuhin naman ang elimination sweep. Pero sa 21st win ng JT Marvelous, inalat naman ang game ni Jaja. Hindi nga ito nag-init sa buong game at limitado lang din talaga ang binigay ng setter sa mga middle hitters ng JT Marvelous. Sa buong game, isang atake lang ang na-score ni Jaja out of 7 attempts at may dalawa pa siyang attack errors. Meron din siyang isang service error at walang service ace. Nakabawi naman si Santiago sa blocking, scoring 4 blocks in just 3 sets. Crucial ang isang block dito na sumalba sa JT Marvelous ng extended 3rd set. Total of 5 points ang nagawa ni Jaja Santiago, isa sa kanyang lowest output bilang Japan V-League import lalo na sa attacking department. Gayunpaman, na-maintain pa rin ni Jaja Santiago ang kanyang posisyon sa best attacker at best blocker. Nangunguna pa nga rin siya sa mga nabanggit na departments, 54.1% sa atake at 0.88 set average naman sa blocking. Kailangan itong bumawi sa atake sa last game ng eliminations para ma-maintain ang top spot. Habang 95% secured na nga niya ang best blocker award. Kung sakali nga na by the end of eliminations, siya pa rin ang number 1 sa attacking at number 1 sa blocking, posible siyang mag-uwi ng 4 na awards. Kabilang dito ang best attacker, best blocker, at posible rin ang best middle blocker at syempre ang MVP award dahil isa nga rin siya sa top servers. Anyway, dinaig nga ng JT Marvelous ang Hitachi para sa 21-game winning streak in just 3 sets, 25-21, 27-25 at 29-27. Top scorer si Annie Drews na balik sa spotlight ng koponan with 21 points of 18 attacks and 3 blocks. Malaking tulong naman ng Japan national team player na si Yuki Nishikawa with 13 attacks, 1 block and 1 ace para sa 15 points. Para naman si Hitachi, best player si Oba Okumu with 23 big points. Di kita ng stats pero dominado ang JT Marvelous sa blocking with 11 blocks led by Jaja Santiago. Kayong Linggo, makakalaban ng JT Marvelous ang Okayama Seagulls alas 12 ng tanghali para sa inaasam na sweep 22-0 record. Magsisimula ang quarterfinals playoff sa February 24. Do or die naman ang quarterfinals pati ng semifinals sa February 25.